ang isang tunay na alagad ng sining ay higit pa sa kanyang kahusayan at kadalubhasaan sa kanyang napiling larangan. Higit pa sa kanyang pagiging malikhain at lalong higit pa sa kanyang mga nilikhang sining, ang pagkakaroon ng lakas ng loob upang landasin ang naiibang daan taliwas sa nakasanayan. Ang pagtatalaga ng sarili sa isang dakilang layunin na higit pa sa pansariling pag-unlad. Ito ang mga pangkalinangang ambag na isa sa pinakamahuhusay na Filipinong manunulat, ang nilimbag ng mga kayamanang bayan ni pambansang alagad ng sining, Bienvenido Lumpera. Halay kay Commander Tangkahan. Romulo Haliores, ang mga sugat mo'y bungangang binuksan ng punlong dumagsat, nagwalat sa laman. At nang pumulandit, dugo'y nagkatinig, umigkas ang sigaw ng laksang inaping taga-Kabikulan. Kasama, Commander, kailanman ay hindi nila makakatkat mapupulan titik na pinasambulat ng sigaw sa pader ng mansyon, pabrika, simbahan at barracks. Dugo ang ngalan mo ay magpupunigas. Morning, sir. Good morning po. Pasok, pasok kayo. This is Aya, this is my eldest daughter, this is Tana. Cecilia, the youngest. Maaga akong naulila, ang aking tatay namatay before I was one. Ang aking ina, namatay ako when I was 5. So, pag-aalaga sa akin ay naiwan sa aking lola sa tatay. Yung childhood ko sa Lipa ay naganap sa panahon na ako'y kami naninirahan sa mataas na lupa, Lipa City. Yung lola ko, she died early during the liberation. Matapos yung gera. And by then, I was made to decide between joining my sister na nasa pangangalaga ng aking maternal grandmother sa isang baryo sa labas ng Lipa. Inisip ko na kung ako'y magpapatuloy ng pag-aaral, kailangan ako'y sa aking adoptive parents tumira. Meron silang business, ready-made clothes, at wala silang anak. So ako'y nakatira doon sa adoptive parents ko, si Enrique and Amanda Lumpera. Gusto ko magkwento sa pamamagitan ng sa aking mga laro, sa mga salagubang at mga dahon. Sa mga salagubang na yon, ginagawa ko mga tauhan sa kwento. Kwento na karaniwan ay hango sa aking mga sining na panahon. Mula sa Lipa Elementary School, lumipat sa mataas na paaralang akademiyang mabini si Bien, kung saan mas umusbong ang kanyang pag-ibig sa panitikan.
Sa kolehiyo, kumuha siya ng kursong bachelier sa literatura, dalubhasa ang pamamahayag sa pamantasan ng Santo Tomas at nagtapos bilang cum laude taong 1954. Siguro masasabi ko, malakas ang impluensya ay si Teodoro Agoncillo, profesor ng kasaysayan sa Universidad ng Pilipinas at autor ng mga librong pangkasaysayan. Siya ang nagtanim sa aking kalooban ng nasyonalismo. Bilang tunay na eskolar, di tumigil si Ben sa kanyang pag-aaral at pagbibihasa sa sarili. Nakamit niya ang degree master at doktorado sa panularang panitikan sa pamantasang Indiana sa Estados Unidos taong 1967. Sa panahong ito sa Pilipinas, dala na rin ang Amerikanong kolonyalismo at kanluraning impluensya, mas karaniwan ang pagsusulat at pagtatangkilik ng Filipinong mambabasa sa akdang nasa wikang Ingles. Bagaman magaling sa parehong wikang Filipino at Ingles, nag-ibang pananaw ni Bienvenido Lumbera sa katutubong wika at panitikan nang kanyang isulat ang kanyang disertasyon bago tuluyang nakamit ang kanyang degreeng PhD. Ang kanyang disertasyon ang nagbigay daan sa malalim at makabayang pagbabanyuhay ni Bienvenido Lumbera. Ito ang nagbigay ng panibagong inspirasyon at direksyon sa kanyang pagsusulat. After 4 years, kailangan ka nang bumalik sa Pilipinas. Handa na kang bumalik, mayroong mga estudyante galing sa UP na dumating sa Indiana University. At ang isa sa kanila, isang author na nagsusulat sa Ingles, tinanong sa akin, ano yung aking papaksahin for my doctoral dissertation? Sabi ko, Indian fiction in English. Napatanga siya. Sabi niya, bakit hindi Philippine literature? Ang maganda sa daang tinatahak ni Sir Bien ay ang katotohanan na nung siya ay pumipili ng paksa para sa kanyang pananaliksik. Nung una, kung di ako nagkakamali, parang may kinalaman sa kwentong Indian. Kaya lang nung may nakasakay siyang pauwi na isa ring scholar, sabi niya, ba dyan ang aralin mo? Eh, hindi ka naman taga dyan. Alam mo, sabi niya, parang sampal sa mukha niya na umuwi. At magmula nun, itinuwid niya yung kanyang pananaw. Binago niya yung kanyang paksa at itinuon niya sa pag-aaral ng mga katutubong uri ng tula sa Pilipinas. Alam niyo ba ito yung naging Tagalog poetry na ngayon ay Biblia pagdating sa pag-aaral, hindi lang ng tula kundi ng panitikan sa buong bansa at sa labas nito. Talagang sinik out ko si Bien Lumbera kasi siya ang kauna-unahan na scholar na nagsimula ng pagsulat ng mga panitikan ng Pilipinas, particularly Tagalog poetry. Ginabinti Bienvenido Lumbera ang kanyang sining sa paglilingkod sa bayan. Bilang manunulat, binuhay ni Bien Lumbera ang mayamang nakaraan ng Pilipinas at iniugnay ito sa kasalukuyan habang kanya isinasatitik ang mga pinag-iingat ang mga gunita at makasaysayang mga alaala ng bayan. Anumang gamit na plataforma o medium, idinedika ni Bien Lumbera ang kanyang sarili sa paghuhusay sa pagsusulat ng Filipinong panitikan at inilapit ito sa bawat mamamayan sa panahong pinamamayanihan ng kanluraning kaisipan. Pinag-aralan niya din yung kamalayan ng maraming Filipino kung bakit tayo nakakahon, kung bakit tayo na-absorb natin yung colonial at neo-colonial thinking at kung paano din natin mapapalaya ito. Inilatag niya ang panibagong landas para sa mga kapwa manunulat. Kabilang sa mga bumubuo at naglingkod bilang unang tagapangulo ng panulat para sa kaunlaran ng sambayanan. Kanyang hinimo ang damdaming makabayan ng mga Filipinong manunulat at binigyan diin ang kanilang tungkulin bilang mga alagad ng sining. Gusto kong sabihin na parang role model ko si Sir Ben, o tinatawag nilang Tatay Ben. O, siya yung tatay-tataya ng bayan sa lahat ng mga pambansang alagad ng sining. Kay Ben, napapanatili niya ang ating wika sa dapat ito kalagyan. At dapat kalagyan ito sa taas.
Natutuwa ako na nung panahong inaapi ang wika, isa si Bien sa mga nakikita ko sa mga rally na tumatayo at tumalaban. Bakit pananatilihin ang Ingles at tatanggalin ang Pilipino? Nagsilbi bilang guro sa iba't ibang pamantasan. Ibinahagi niya ang kanyang karunungan at pagkamalikhain sa nakararami. Si Dr. Lumbera naging teacher ko sa isang literature class, literary criticism class, mga 1982. Merong reputation na terror, pero mabait naman ang dating niya pag nagle-lecture. Dahil napaka-interesante ng topic, masusustain naman yung interest mo, tsaka yung wakefulness. Pero may tendency nga siyang very, very lecture-y. Hindi makwento eh, talaga kung ano lang yung paksa, the topic, yun. Mag-i-stick siya doon, hindi lalayo. Hindi siya nagkukwento ng personal, hindi nag-anecdote. Yun talagang subject ang tinuturo. Sa tingin ko yung kausayan ni Tatay bilang isang manlalaban guro ay kung paano, ay makikita sa kung paano siya. Hanggang sa ngayon, ay very active siya sa scene pa rin, sa scene ng pagtuturo, sa pagpapanday ng mga bagong manunulat. Very open siya pa rin sa mga, yun nga, very ano siya, nandun talaga yung pagpapahalaga niya at suporta niya sa mga budding writers. At malaking bagay yun para sa mga bagong manunulat talaga na nakikita nila na syempre senior na writer at a national artist ay ganun na lamang yung inilalaan na oras at panahon sa pag-aaral, sa pagkilala ng mga nila. Pero siyempre dahil siya ay profesor na madalas nagpa-panel sa mga defense ng estudyante at sa mga reports sa klase, ang isang hindi mawawala sa kanya ay yung pagiging masungit in the sense na pag may hindi tama yung ginagawa mong report o mali yung mga data o mali yung analysis mo, patitigilin ka niya at sasabihin niya yung kamalian mo. Ganun siya kadiretso, may profesor na madalas. Das nagpa-panel sa mga defense ng estudyante at sa mga reports sa klase. Ang isang hindi mawawala sa kanya ay yung pagiging mas sungit in the sense na pag may hindi tama yung ginagawa mong report. Ngunit hindi naging madali para kay Bienvenido Lumbera mapagtagumpayan ang kanyang mga makabayang layunin. Isang taong matapos pa ideklara ang batas militar sa Pilipinas, isa sa mga inarestong masisigasig at makabayang mga manunulat, si Bienvenido Lumbera. Kilala ko si Bien Lumbera nung pareho kaming mga bilanggong politikal anong panahon ng batas militar. Ang nakatatak talaga sa akin, kahit hindi kami magkakilala, doon lang kami nagkakilala, kasi yung humility, no? Yung wala siyang aire, no? May doktorado siya, professor sa Ateneo, simple lang siya. Ang mga kasama ko, kapwa aktivista, kapwa na huli at nagkaroon ng kanya-kanyang karanasan sa pagkahuli, torture, interrogation. Puno ng isipan ko ng lahat ng mga nangyayari sa mga aktivista nasa underground na nahuli ng militar. Hindi siya na physically torture, pero mental torture daw yung ginawa sa kanya. And then yung parang yung selda na katabi nung sa kanya, selda ng kaibigan niya. Tapos parang naririnig niya yung kung anong ginagawa dun sa kaibigan niya. So ganong klaseng torture yung pinagdaanan niya. Lahat siyang gumagawa, maglilinis, maglalaba, maghugas ng pinggan. So isa siya na karaniwang detenido. At yun yung napakalaga para sa amin. Ano? Dahil yung hangad ng namin, yung pagkakapantay-pantay. May gusto si Shane kay Bien. Alam ko na crush niya si Bien. E magsisimula yun sa crush. So, sa mga maraming pagkakataon na pasilip-silip kami o nagkakaroon kami ng oportunidad na sige, kausapin mo, ganyan. Tapos hanggang sa nung nag-underground si Bien, si Shane ang talagang nagpursige. Nagko-contact si Bien kay Shane.
Tapos nung nahuli si Bien sa bikutan, doon pa lalong umigting yung kanilang relasyon. Kaya nung lumabas si Bien, after a few days, kinasal sila sa Bishop's Palace sa Mandaluyong. Kakape, magpa-breakfast. Kung wala siyang gym, upo na siya sa harap ng TV kasi meron siyang paboritong show kasi nga nag-gym siya. So, ang paborito niyong, fan na fan talaga siya nung American Ninja Warrior. Tapos, yan yung tinanong, mas naman tinanong mo siya minsan kung bakit niya paboritong panoorin. Sabi niya, gusto daw niya yun, nakaka-relate daw siya kasi nag-gym siya. Baka may ambisyon na. Sumali. Pag nagkaroon dito sa Pilipinas. Inaabangan niya talaga yon, talagang inaabangan niya yung oras, tapos tatapusin niya talaga. Yung isa sa pinaka mahalagang nangyari naman sa kanya ay nung nagturo siya sa Ateneo, di ba? Tapos pagbalik niya sa... So involved na siya nun sa movement, sa pagpapabagsak ng diktadurya. Nung pagbalik niya sa Ateneo, ayaw na siyang tanggapin para magturo. So kinailangan na niya umalis doon. Pagkatapos nun, turo na siya sa UP. Mula sa larangang akademya, pagdadalubhasa at paghubog ng mga bagong dalubhasa. Siyempre, ang pinaka-seminal work niya ay yung Tagalog poetry. No? Dahil doon nilalatag niya yung mga tradisyon. Nagsusulat siya ng tula, yung tinatawag nating bagay poetry. No? Third, yung kanyang criticism talaga, no? Ng panitika ng Pilipinas. Ang talagang division natin sa Philippines, hindi rich and poor. Ang division na nakita niya, Inglesero at hindi Inglesero. Yung Inglesero, lahat ng knowledge dumaan in English, kaya hindi ma-explain. Yung hindi Inglesero, halos walang knowledge na pumasok dun eh, kasi ang medium instruction natin, ano yan, di ba? Pero ang instincts natin, kahit na Inglesero tayo hindi, ay Pilipino pa rin. That's why I admire people who can talk in the vernacular and explain all of these important concepts and science and all of that sa masa natin. And I would put Bien Lumbera dun sa kategoryang yun. Henyo talaga in a Filipino way for Filipinos. Yung wikang Tagalog, wikang Filipino ay tuwirang umuugnay sa mga mambasang Pilipino. Isang importanteng matandaan na mga manunulat ay yung sino ba yung iyong audience? Sino yung inuugnayan mo bilang isang makata at bilang isang kwentista? Integrasyon ng musika, mito at kasaysayan. Pinanood namin yung Ramahari at ako'y nawindak. It was stunning and ang ganda ng music, ang ganda ng production. Sa napakaraming akda ni Bien ang talagang nagmarkado sa akin, ang hibik at himagsik ni Victoria Lakdaw. Napanood ko ito sa AS Theater, sa Guerrero Hall. Ang malinaw na pagtanggap niya na ang kababaihan sa lipunang ito ay may mahalagang papel. Dinamikong paggamit ng kapangyarihan ng entablado. When I was working in the record company, I thought his lyrics were wonderful. Lalong-lalo na yung ano, yung ginawa niya for Haji. I always quote that line eh. Iguhit man sa langit, di pa rin babasahin. Talking about breaking up na, nandun doon na nakikita na natin na mag-break up na tayo. Pero kahit na iguhit sa langit, hindi pa rin natin babasahin. Sabi ko, ang galing, ang ganda ng pagka-express ng emotion niya. So when I got him for the musical, wala akong doubt na siya talaga yung dapat ko makatrabaho. So kung meron mga akdang malapit sa atin, no, gusto ko din ay Tales of the Manubu na isang medyo ethnic musical. Dance musical pa, rock musical actually. So yun talaga parang doon na iba yung tingin ko kay Sir Bien kasi pwede naman pala siyang maging playful. Yeah. Mas gugustuhin ko yung kanyang mga kantang ginawa, no? Dahil doon mo makikita yung totoong Bienvenido Lumbera na alagad ng sining. Nung unang panahon ni kinakanta ni Kuli Desma, nung unang panahon, ang langit at lupa'y makaratik halos lakanap ang tuwa. Kapag sa panga ni butil ay wala, ang gubat at ilog may handang biyaya. Kasi
Ginawa na ito 4 na dekada o higit pa. Pero kung titingnan mo yung mensahe, pasok pa rin ngayon. Paglalatag ng pundasyon para sa konstruktibong pamantayan ng panunuri, pagtataguyod at pagpapayaman ng Filipinong pelikula at telebisyon. So, ang takeaway ko sa kanya talaga, bago pa man din naisip yung mga iba't ibang aspekto ng popular culture, yung mga viral videos at tungkol sa star system natin, ay parang napag-isipan na pala ni Bien yun. Meron na siyang essay, popular essay pa man din tungkol sa John and Marcia na unheard of na isang seryosong kritiko ay pupunahin ang isang napaka-popular na television show. So nasuri niya na ito at yung mga ideya din na kung bakit si Juan Maralita ay umaastang mayaman. Ang kabangyaman ng mga akda ni Lumbera ay angkin na ni Inang Bayan na ang pangarap na kalayaan ay patuloy niya itinataguyod bilang tunay na Filipinong alagad ng sine. Ang isa sa pinakamahalagang nagawa niya sa panitikang Filipino ay ang makagawa ng antolohiya ng maakda tungkol sa panitikang Filipino. Ay nakagawa ng, sa tingin kong, pamana na magagamit hindi lang ng mga manunulat, kundi ng mga guro at mga estudyante sa panitikan man o hindi. Sa tingin ko, ang mahalagang ambag ni tatay sa bilang isang pambansang alagad ng sine ay kung paano pinapahalagahan yung mga panitikan mula sa mga rehiyon at kung paano ito, ano yung malaking ambag niya sa pagbubuo ng panitikang pambansa. Mahinahon ngunit matalas. Kasi wala namang neutral sa kultura. Kung tahimik ka, wala kang sinasabi, ibig sabihin nun, pinapatatag mo yung status quo. So, kailangan mag-position ka. Yun si Bien. Laging sambayan ng Pilipino ang nasa isip. Mapagpatawa, ngunit makatotohanan. Ayun, chill lang siya. Hindi siya masyadong nagsalita. Pero yun nga, pag nagsalita siya, kaya may bigat kapag nagsalita na siya. Kasi kadalasan, kapabayaan ka lang niya. Observe lang siya. Ang kanyang matapang na panitik ay naging modelo ng makabulhang komentaryo at walang takot na pag-uusig sa kalagayan ng lipunan. Higit pa sa wika, isa siyang ehemplo sa gawa. At ang kasaysayan hindi ng karuwagan o hindi ng usapin ng pangako, kundi kasaysayan ng kagitingan, paglaban at paging makabayan. Yun yung kontribusyon ni Bien sa kanyang mga akda sa literatura. Si Bien Lumbera ay ama nating lahat na nagsasalita at nagmamahal sa ating sinusong digla. Tanging nagawa ko sa palagay ko na ipaliwanag ko ang pangangailangan para sa panitikang nakasulat sa wikang katutubo gamit ang wikang Filipino o Tagalog, Filipino. Ang tagumpay ng isang manunulat may dalawang kahulugan. Tagumpay na sinusuportahan siya ng mga mambabasa, kinikilala ang kanyang pangalan, at ang kanyang sinusulat ay umaayon sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Ang isang dakilang manunulat naman ay may mas malalim na pinaghuhugutang inspirasyon at kakanyahang isabuhay, di lamang ang kanyang mga kaisipan, kundi pati na rin bigyang anyo at tinig ang kaisipan at damdamin ng buong bayan. Mga kaisipang may kapangyarihang gumising sa natutulog na diwa, magbigay din sa makabansang mga layunin at mahalagang kahulugan sa pagiging Filipino. Ito ang kanyang akdang yaman, mayamang pag-aakda sa bayan ng pambansang alagad ng sine. Bienvenido Lumbera, isang tunay na sagisag kultura
ng Pilipinas. Talino, nalakbay ko ng mundo. Walang unos o bagyo sa aking gugupo, lahi ng matatag. Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Ako ay maka-Diyos. Ako ay Pilipino. Ako'y makatao, saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay Filipino. Filipino. Tumipot sanda ang mga isla, magkakahiwalay ngunit nagkakaisa. Tahanan ng aming lahi, mga pook na aming puno ng kasaysayan, puno ng iwaga. Sa mga lugar na ito nakatanim ang ugat ng pagka-Pilipino. Ako ay Pilipino. Ako'y maka-Diyos. Ako ay Pilipino. Ako'y makatao, saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay Pilipino. Pilipino. Kami ang lahing kayumanggi mula sa bughaw na lang.